Mapagpalang araw po ngayon ng Lunes, October 17, 2022. Welcome to Hold the Line. At dito po tayo sa University of Makati. Dito po sa West Rembo at ang ating alma mater ng ating college life. At tayo po ngayon ay umatin ng seminar from Lunes to Webes. At asahan nyo po na makapagbahagi tayo ng mabuting balita dito sa University ng Makati. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Lucas, Kabanata 12, Talata 13 hanggang 21. At ito po'y pumapatungkol doon sa pagiging magiging sakim o pagiging makasarili. Sa unang bahagi, kapatid, ang isang tao ay nagputos sa ating Panginoon at ang sabi niya, sabihan ang kanyang kapatid na ibigay ang kalahati ng kanyang mana. Isipin mo, kapatid, ginawa pang tagasingil ang ating Panginoon. Hindi pa tayo rin ay nagiging ganito minsan. Para po sa pansarili nating kapakanan, nananalangin tayo sa ating Panginoon at nag-uutos tayo. Nanawa, biyayaan tayo sa pamamagitan ng ibang tao. At siguro nagbababala ang ating Panginoon sa araw na ito na huwag tayong maging sakim. Huwag natin tayong maging mukhang pera. Sabi nga po, kapatid, yung pera ay hindi masama, pero yung pagmamahal sa pera ang siyang nakakatakot. For the love of money is the root of all evil. Sa ikalawang bahagi, kapatid, nagpaalala ang ating Panginoon doon sa talinghaga ng isang mayamang lalaki. Ang sabi niya, okay na ako sa buhay ko, bibili ko na mas malaking kamalig at doon ko ilalagay ang aking mga naipon. At after nun, kakain, iinom at pagpapakasaya ko. Pero napaganda po ng paalala ng ating Panginoon. Ang sabi niya dun sa tao na yon, hangal, sapagkat sa hapong o sa gabing ito ay kukunin na kita. Kapatid, nagbababala ang ating Panginoon. You cannot serve two masters at the same time. Hindi natin pwedeng pagsilbihan ng Diyos at ang sanlibutan. At nakatitiyak tayo, kapatid, hindi natin alam ang araw natin o hindi natin alam ang araw ng bukas. Kaya bakit tayo mag-iipon ng mga makamundong kayamanan kung hindi naman natin ito madadala para sa kabilang buhay? Kaya ang pangalawang hamon sa atin, kapatid, mag-ipon tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kung hindi doon sa langit, upang kung tatawagin tayo ng ating Panginoon, sasabihin niya, "Welcome, my faithful servant. Enter into my kingdom." Bago ko magtapos, kapatid, nais kitang kwentuhan tukol doon sa tatlong demonyo na pinatawag ni Satanas. Naikwento ko na po ito minsan. Ang sabi po ng kapatid, dahil daw po sa pagbabago ng mga tao at unti-unti na itong lumapit, nagpatawag daw po si Satanas ng meeting upang nang sa ganon magkaroon sila ng diskarte o plano para mailayo muli ang mga tao sa ibabod sa ating Panginoon. Sumagot po yung pangalawa sa pinakamatalino. Ang sabi niya, "Satanas, sabihin natin sa mga tao na hindi totoo ang langit." Bakit? Kasi pag nasabi natin sa kanila na hindi totoo ang langit, iisipin nila na wala naman palang reward na mangyayari. Kahit naman pala magpakabuti sila at dahil hindi rin pala sila makakapunta sa langit dahil hindi naman pala ito totoo. Subagot yung number one sa pinakamatalino. Sabi niya, tama yung diskarte mo. Sabihin natin sa tao na hindi totoo ang langit, pero may maganda tayong ituturo. Ituro natin sa kanila na hindi totoo ang impyerno. Bakit? Kasi kahit ano palang kasamaan ang gawin mo, kahit ano palang kamalian ang gawin mo, at the end, wala rin naman palang parusa na ibibigay sa'yo dahil wala naman palang impyerno na pupuntahan. Sumagot ngayon yung pinakabaliktot. Sabi niya, magandang ituro na hindi totoo ang langit. Magandang ituro na hindi totoo ang impyerno. Pero may maganda tayong ituturo. Ituro natin sa tao na totoo ang langit at totoo ang impyerno. Pero hindi pa sila mamamatay ngayon. Pag ganun ang inisip nila, magpapakasaya sila. Wala silang isipin kundi ang pansarili nilang kapakanan. At pag tumating ang time na yon, doon sila kukunin. Kung saan hindi sila handa, na kung saan nagpapakasaya sila, na kung saan nagpapakalasing sila, na kung saan walang taros ang kasiyahan, at pag sila'y namatay, wala nang panahon para sila magsisi. Kapatid, sa araw na ito, hindi pa huli ang lahat. Hanggat buhay tayo, may pagkakataon tayong magbago. May pagkakataon tayong mamili.
At ang tanong sa atin, sino mang pipiliin natin? Si Satanas at ang mundo o si Kristo at ang kalangitan? Sa araw na to, let us pray kapatid. Patuloy tayong pagpalain, gabayan at samahan ng Diyos na buhay. Sa pangalan naman ng anak naman ng Espiritu, amen. Amang dakila, salamat po sa araw na ito, sa pagpapala mo, sa gabay mo at sa patnubay mo, Panginoon. Kung anak pong bahala sa araw na ito, sinusuko namin ang lahat na may papupulit pa salamat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon, amen. Pray for the Son, the Holy Spirit, amen. Shoutout ko lang po yung mga kabatch ko dito sa pamantasan ng Makati. Batch 2000, mga AB Political Science. Big salute sa inyo. Keep the faith. Patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa kanyang kumbasan. God bless and take care. And always remember, just hold the line. Hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye you!